Ngayong wala na sa gabinete si Vice President Sara Duterte, ano kaya ang pwedeng maging papel niya sa gobyerno? Marami pa rin pwedeng gawin ayon sa isang analyst bukod sa hindi na niya kailangang umayon sa mga pulisiya ng administrasyon. Nakatutok si Ian Cruz. Ang tanong na hindi pa rin nasasagot, anong dahilan kung bakit biglang nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte? Kanina, kinumusta ko sa pamamagitan ng text si VP Sara. Ang matalinhagang tugon niya, isang Bible verse ukol sa mas matatag na plano ng Panginoon magpakailanman. Ayon sa ilang mga source sa DepEd, hindi nila nakita sa Central Office sa Pasig City ang bise mula kaninang umaga hanggang bago magtanghali. Hanggang kaninang hapon din ay wala raw sa Office of the Vice President sa Mandaluyong si VP Sara ayon sa isang source doon. Ang sabi ng bise, magsisilbi siya bilang Education Secretary hanggang sa July 19 para magkaroon ng maayos na transition sa magiging kapalit niya. Ang Teachers Dignity Coalition na nawagan kay Pangulong Bongbong Marcos nang italagang susunod na Education Secretary ay hindi politiko para hindi raw makaladkad sa away politika ang DepEd. Kanina, nasa Surigao si Pangulong Marcos para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Kapag nawala na sa gabinete si VP Sara, ano na ang kanyang magiging bagong papel sa gobyerno? Nakasaad sa konstitusyon na sakaling mamatay, maging permanently disabled, matanggal sa pwesto o magbitiw sa tungkulin ang nakaupang pangulo, ang vice-presidente ang magiging pangulo at magsisilbi sa nalalabing termino. Bukod dito, wala nang ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ng vice president. Kaya naman, sa mga nagdaang taon, may mga tumuring sa posisyon bilang spare tire. Pero ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, wala man daw sa gabinete, marami pa rin daw pwedeng gawin ng bise. May nakikita tayong mga advokasya niya o mga issues na malapit sa kanya, no? Katulad ng seguridad, katulad ng paglaban sa communist insurgency, peace and order. Marahil baka doon mabaling yung kanyang atensyon, ngunit nakadepende to, no, kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at lehislatura. Nakita natin no, nakarang administrasyon hindi masyadong binibigyan ng resources, no, yung Office of the Vice President under VP Lenny Robredo, kaya kailangan niyang magkaroon ng ibang creative at innovative ways of mobilizing resources. Mas malaya na rin daw si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais na administrasyon. Kasi dati ang kritisismo sa kanya, eh bakit iba yung posisyon mo? Eh miyembro ka ng gobyerno mismo, no? Bilang miyembro ng gabinete. Wala na yon sa dahil ang kanyang mandato na lamang ay maging vice president, which in our constitution is simply constitutional success. Maari lamang daw magbago ang mandato ng bise kung papaguhin ang konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.